Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial na tuturuan natin sa inyo ngayon ay yung fingerstyle tutorial part 1 ng kantang Heaven Knows ng Orange and Lemons. Okay? So ito guys yung part 1 at gagawa natin to ng part hanggang part 3. So make sure na mapanood nyo yung lahat para matutunan nyo ito ng buo. Okay? So yan. So yung unang gagawin guys ay ilalagay nyo yung mga kapos sa 4th fret, pang-apat na fret. So 1, 2, 3, 4 and then good to go na kayo. Okay? So, paparinig muna natin guys sa inyo yung kanyang verse para ma-idea kayo kung natuturo natin, ha? So, by the way pala guys, yung part 1 ay verse, part 2 ay pre-chorus, ang part 3 naman ng tutorial ay chorus, no? So, yan, para makumpleto nyo, okay? So, dito tayo sa verse, oh. Okay, so doon yung manda, no? So, paano yon? So, yung mga chords muna natin, guys, para sa verse ay C major 7. Ganyan siya, guys, no? So, ito ay fifth string, fourth string naman ito, okay? Tapos, F major 7, ganyan siya. So, second string, third string, fourth string naman ito, okay? So, four times siya gagawin, guys. Pag nagawa nyo ng four times, ay tapos na yung mga verse, okay? Pero, kapag fingerstyle tutorial guys ay kahit hindi nyo nabuuin yung kanyang mga chords, no? Pero mas maganda buuin nyo, pero sa gagawin natin ngayon ay hindi natin siya bubuuin, no? Kumbaga lalagyan natin siya ng mga chords para meron tayong stop, no? Doon tayo mag yun yung tatandaan natin, okay? So yan, so yung numbering muna natin guys lagi ay yung number na string, so 6 5 4 3 2 1 para mas makuha nyo. Tapos pag nasa bracket yung number, ang ibig sabihin nun ay number ng fret, no? Yung fret guys, ito yung box na to. So 1 2 3 4 5 ganun yung fret, okay? So dito muna tayo guys sa C major 7 at saka F major 7 sa unang pasada, no? Kasi 4 times yan, 'di ba? Unang pasada muna tayo. Ang gagawin niyo muna guys ay wag niyo muna ipitin yung C major 7. Ang gagawin niyo muna ay 3. Pag nasa bracket guys ay yung number ng fret, ha. 3, ibig sabihin pangatlong fret ng fifth string, 3. Tapos 0, walang ipitin, ng 4th string, tapos 2 ng 4th string. Okay? 3 ng 5th string, 0, 2 ng 4th string. Okay? Ganito muna, 3, 0, 2. Tapos, ibubuo nyo na yung C major 7, parang ganito. Ayan. And then, magpa-plucking na kayo. So, 5, 4, 2, 3, 5, 4. Okay? So, ganito siya, no? Ulitin natin. All in all, meron na tayong ganito. So, okay. Tapos, pupunta tayong F major 7, pero hindi muna natin siyang, hindi natin siya ipitin ng F major 7. Ang gagawin nyo sa F major 7 ay 3 ng 3rd string, tapos 0 ng 2nd string, and then 2, basta magkakasama sa bracket, pare-parehong string yan. 2, tapos hammer, papuntang 3. Pag pindot nyo ng 2, i-hammer nyo sa 3. Tapos, 2 uli. Tapos, 3, 2. Okay, parang ganito. So, 3 ng 3rd string, and then puro 2nd string ng sunod. 0, 2, hammer. Tapos, 2, 3, 2. Parang ganito yung tunog niya. Yan. Ganun siya. Tapos, 2, 3. Ano? Pag wala siyang bracket guys ay yung number na string. So 2, 3. Okay, so all in all, simula sa C major 7 ay meron na tayong ganito. So okay. So yan. After nun ay pupunta na tayong C major 7 uli. So lalagyan ko ng 2, ibig sabihin pangalawang pasada na yan. So, pangalawang pasada ng C major 7 at saka F major 7. Ang gagawin nyo muna guys sa C major 7 ay yung karugtong na ay 3 ng 3rd string, fifth string. Ah, parang ganito siya. Doon na yung banda, no? So, ang gagawin nyo ay 3 ng 5th string, tapos 0 ng 4th string, tapos 0 ulit ng 3rd string, pababa lang, parang 3, 0, 0. Tapos 3 2 ng 4th string, tapos 3 ng pinaka 5th string. Okay, so ganito. Okay?
Tapos, pupunta tayong pangalawang F major 7. So, 3 ng 3rd string pa rin. Tapos, 0 ng 4th string. Tapos, 0 pa rin ng 3rd string. Tapos, 3 ng 4th string. And then, 3 ng 5th string. Okay, so simula tayo sa pangalawang C major 7. Ang natutunan nating bago ay... Tapos, yung F major 7. Okay? So, yan. So, all in all, ay meron na tayong ganito. So, umpisa natin sa pinakauna para mas makuha nyo. Pwede nyo ako sabayan. Sa pinakauna, natutunan natin all in all ay ganito. So, tapos, pinakadulo. Okay, so ganun siya guys, no? And then, pupunta na tayong C major 7, pangatlong pasada na. Okay, puro number 3 na yung nakalagay dyan. Ang gagawin nyo na ay, ulit-ulit yun, there are times, 3 ng 3rd string, and then 0, 2 ng 4th string, tapos, ganun ulit, plucking ulit, 5, 4, 2, 3, 5. So, kanina ay hanggang 5, 4, ngayon ay hanggang 5 na lang. Okay? So, ulitin natin. 3, 0, 2, tapos, plucking, 5, 4, 2, 3, 5. Okay? And then, pupunta tayong pangatlong F major 7. Ang gagawin nyo sa kanya ay, 3, 0, ay, sorry. So, doon ay manda sa may, ano, and my eyes are like windshield on a rainy day. So, and my eyes, tapos, 3, 0. Okay, so ganun siya. 3 ng 5th string, 0 ng 3rd string, tapos 3 ng 4th string, tapos 3 ng 5th string. Okay? So, 3, tapos 2, 3, and then karugtong nun ay 0 ng 3rd string, tapos 3, 2 ng 4th string. Okay? So, ganitin natin. Yung pangatlong pasada na ng F major 7 para hindi kayo may nito. So, 3, 0 ng 3rd string, tapos 3 ng 4th string, and then 3 ng 5th string. Tapos, 2, 3, and then 0 ng 3rd string ulit, tapos 3, 2 ng 4th string. Okay? So, all in all, simula sa C major 7 na pangatlong pasada ay meron na tayong ganito. So, so, yan. So, ganoon na kadali, guys, no? So, doon yung mata sa may I like windshield on a rainy day. Tapos, pupunta na tayong C major 7 na pang-apat na pasada. So, ang gagawin nyo lang ay, limbawa, naka-C major 7 na kayo, bubuin nyo na yan. Ipit. So, 5, 4, 2. Tapos, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 2, 3. So, dun, dyan na yung mata sa may almost rugged down, swelling. So, 5, 4, 2, almost rugged down. Okay? So, ulitin natin. 5, 4, 2, tapos 5, 5, 4, 4, 2, 3. And then, pinakadulo, F major 7 na pang-apat na pasada ay 2, 2 ng 4th string, tapos 2 ng 2, ibig sabihin 2nd string, tapos 3, 3 ng 5th string, tapos 3, 2 ng 4th string. Okay? So, parang ganito. Eh, pinakadulong F major 7. Ulitin natin. 2, 2. Tapos 2 na plucking. Isa lang. Tapos 3, 3. 3, 2. Okay? So, yan. Simulan natin guys sa pang-apat na C minor na. So, almost rugged down, swelling. Tapos, as I keep on. Okay? So, ganun siya guys, no? Yan yung pinakadulo na ng mga verse. Kapag natapos nyo na yan, ay tapos na yung mga verse. Okay? So, yan. So, ang gagawin natin ngayon guys, ay simula natin siya sa pinakaumpisa. Simula unang pasada ng C major 7 hanggang pang-apat na C major 7. Okay? Para mas makuha nyo. So, pwede nyo ako sabayan, no? So, dito tayo sa...
So, yan. So, ganun lang kadali guys yung mga verse, no? So, natapos nyo na itong part 1 ng ating finger style tutorial. After nito, punta na kayo sa part 2 ng tutorial natin. Pagkatapos nun, punta na kayo sa part 3 para mabuo nyo na. Okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugto, guys. Ito tayo sa next video natin. Bye!